Jopay, kumusta ka na? Kasi hindi niya binago yung Jopay. Ano nila? Uy, hindi lang yan ang malalamang video, Luis. Oh? Ay, meron pa? Oo, may video scandal ka pa. Meron din? Oo, na... Magiging part kaya ng entourage itong si Aldo. Bakit daw nung binibira si Arjo, hindi sumasagot si Aldo? Nakakaloka na experience ni Maine. Ano yun? Bakit? Sobrang happy siya kasi after 8 years, di ba? Parang nagkaroon sila ng communication ni Bimbi. Mm-hmm. Kaya naman, ano, napaganda simula daw nito para sana makapag-build sila ng father and son relationship. Oh, di ba? Oh. Bimbi, kamusta ka na? Ito na ang latest, kaya tumuto ka na dali. Ito na nga! Hello mga ka-update, ito po ang inyong mga lingkod. Ito pa si Mama Lloyd! Ito naman po si Papa O at si Ogie Diaz. Ano pa nga pa? Ang lagi niyong inihirit sa amin. Ayan! Ichika mo na! Dali! Ito na ang mga lingkod. Kaya ichika mo na! Dali! O, diba? May recall po bang aming ano? Opening, di ba? Oo, yan na po yung gawa ni Mika del Rosario. Yes. At ni Matt Olavides ng Flip Music. Yes. Oo, grabe, ang daming nag-ano, parang napapa, na-LSS sila doon sa song. Nagtatanong nga sila, Nay, kung saan daw madadownload. Abangan niyo po. Abangan kasi, niyo po. Oo, soon, very, very soon po, nako, available po yan sa iba't ibang online streaming platforms. Yes, diba? Lalo na sa Spotify. Yeah! At syempre, maraming salamat din sa ating mga guests. Ay, oo. Si Eric Santos, si Yeng Consantino, at si Kian. Kian Cipriano. Yes. Syempre, bit-bit ni Kian, si Eugene Layo. Yes. Bilang contact natin. Diba? Very successful po ang aming Ichika Mo Na Dali live. Dahil po yan sa inyo. Yung po mga nasa abroad, na nagpadala ng pera para ang makapanood para sa kanila ay yung mga beneficiaries. Yes. Natupad naman po kaya nakakatuwa na andun ang mga breast cancer patients. Yes. Survivors. Yes. Diba? At yung Dugong Ali, Dugtong Buhay, Heroic Riders. Yes. Oo. Kaya thank you so much sa inyo ha. Sa hindi niyo pag-iwan sa amin. At susunod na po sa Araneta. Yes. Wow! Talaga? Yes. Hmm. Hindi, joke lang po. Hindi, malay mo doon mag-sponsor si Regine Velasquez. Ay, oo nga. Kasi na-announce natin yan, di ba? Kasuso Foundation at sa Dugong Ali, Dugtong Buhay. Ano nga mangyayari dyan, Nay? Ay, nako. Nangako na po sa amin si Regine Velasquez na gusto niya mag-perform for the benefit of all the breast cancer patients na sinusuportahan at tinataguyod ng Kasuso Foundation. Yay! At syempre, kasama na rin dyan ang Dugong Ali, Dugtong Buhay. Yes! Libre ang TF ni Regine. Yes! Libre po yung TF ni Regine na, pero yung ticket po may bayad yun. Paano tayo makaka-generate ng funds. Oo, diba? Nakakatuwa. Grabe. Thank mula you, Miss Regine. Oo, wala nang araw na yun na sinabi na yung Diyos ko. Talagang excited tayo dyan na yun, no? Posible ito next year na namin po yan i-announce sa inyo. Pag nagkaayos na po ang partido ni Regine at ng Showbiz Update. Thank you, Miss Reg. Salamat, Miss Reg. Mabuhay ka. At syempre, ayan, muli. Ati pa salamat sa ating mga guests. Dahil libre din sila na. Grabe, no? Correct. Si Yen, si Erica, at si Kian. Oo. In fairness, sulit na sulit sila nung gabi na yun, no? Oo. Siyempre, Diyos ko, nagbuhay-buhay si Jack, si Mrena, yes, si Josa. Yes. Oo. Diba? Si Mrena, ayaw. Ano, sabi ko, pwede ka ba ngayon, Mrena? Hindi ko may buhay si Mrena. Ah, hindi nag-reply? Oo. Tulala pa? Oo, dahil. Tapos bigla nalaman-laman ko, pasensya ka ka na, kuya, hindi ako makatype. Ha? Bakit? Masakit pa rin po ang kamay. Mahirap daw matulog sa Eric. Eh, ganun talaga, Loy. Dapat,
total performance, lalo na, hindi naman porque benefit show yun eh. Mm. Pupuki-pukihin na lang natin ang show. Hindi. Pinagandaan po namin. Oo, kahit ako, isang ligo akong hindi uminom ng malamig. Pero nakalima kang coke. Alam mo namang yun ang ano ko, yun ang energy drink ko. Nga. Pagkakanta na, kailangan ko ng ice cold ko. Hindi, yun nga, kaya nga nabanggit ko, Loy. Kasi nga, bakit? Ayun nga, binabash si Luis Ontiveros. Yun naman yung kuya! Hindi naman kilala yung malamig ko! Hindi ko si Bre. Ako na lang. Hindi, si Luis Ontiveros, diba? Oh. Yung isang baguhang aktor na parang nagbe-Viva Max din ito. Ah. Naimbitahan sa isang parang pageant sa probinsya. Oh. Nagkakakanta siya ng Jopay! Kumusta ka na? Ba't kasi hindi niya binago yung Jopay? Ano yung binago? Gagaka. Hindi nga, so yun nga. Oh. Eh, parang, kumanta naman pala eh. Kumanta pero wala sa tono. Ah. Tapos ang kumakanta, takbo ng takbo, pinakakanta niya dun sa audience. Ayan o. Bye! Kamusta ka na? Lagi kitang pinapanood, nakikita. Go, Pai! Esensya ka na! Wala rin kasi kung makausap at kasama. Let's go! Let's do this, Pagadian! Kanang mawala yo, let go! Nasa imbahay ring alis tayo sa tunay na mundo. Let's get it! Oh, ay, nakakaloka. Kaya binash siya ng binash na parang ano ba yan? Parang yung iba ang tingin parang racket na nga, nirarakit pa. Mm. Oh, kaya, yun nga. Oh, next time ha, yung mga ibang mga performers na tumatanggap ng mga out-of-town shows. Mm. Oh, oh, alam nyo, racket yan. Alam, masakit na nga sa tenga ngayon po, pag sinabi mong racket eh. Parang ang gig. O may gig. Oh, oh. Kaya may out-of-town show ka. Yes. Pero dapat pinaghahandaan ninyo para makaulit, kasi may mga bisita ng mga mayor ng ibang bayan. Mm. Malay nyo, ay gusto ko to, kukunin ko to next time. Oh. Diba, hindi yung ganyan na takbo ka ng takbo, tapos papakanta mo rin pala sa audience yun. Mm. E di sana, ang inimbita na lang yung audience doon sa stage. Baka naman sa stadium ginana. Baka sa stadium ginana. Ewan ko ba? O, ayan na, Luis ha, next time ha. E lalo na, na-traumatize si Luis. Ha, bakit? Eh, hindi, kasi nga, di ba, sa Viva Max kasi, nag-hello yung kanyang, ano, ay, talaga? Birdie na hindi niya sinasadya. Ah, talaga? Doon sa isang, ano, talon, doon sa falls, na scene, oo. Ah, baka kaya tumatalon-talon din siya ngayon, di ba? Kaya, yung tumatalon, hindi, kaya nga, ayaw na raw niya, kasi na-traumatize na siya. Siyempre, bukod doon, yung iba naman nagsasabi na, huy, hindi lang yan ang malalamong video, Luis. Oh? Ay, meron pa? Oo, may video scandal ka pa. Meron din? Oo, na nag-ano siya, na meron siyang kausap, akala niya, babae. Oh. Yung pala nire-record siya. Oo, yung video, ayun, na nag-ano siya, nag-best children's show. Ano yun? Patibo. Ha? Ah? Ay. Diba? Napanood mo? Oo, Diyos ko. Wala namang mali siya. Siyempre, hindi lang reported. Kailangan na alam natin ayun yung mga yan. Ba, paano naman namin di mapanood? Ha? Paano makakapag-comment kami? Mamatay, hindi niya napanood? Hindi nga! Ah, oo! May kopya ka pa. Hindi ko alam. Nakalimutan ko na kung anong-ano yun yung link. Ha? Pero yun nga, Luis, next time. Oh, ina. Imagine mo, doon ka lang binash, pero yung iba, na-bash ka din. Sa iba namang issue. Oh, kaya, ingat-ingat tayo. Na, lalo na, di ba, lagi kong bilin, huwag na huwag kayong makikipag-ano. Lalo na yung long-distance relationship na gusto lang mag-ano sila, cyber-sex sila. Mm-hmm. Nakuha, kasi pag naka-splitan yan, tapos may hawak siyang ano, pruweba, lagot kayo. Baka hututan pa kayo. Di ba? Si Jex nga, Diyos ko, kinausap ko pa yung guy, ha?
Sabi ko, please, huwag mo lang kasi nag-showbiz update si Jack sa amin. Huwag mo namang ano. Ilabas? Hindi, kasi nabubwisit ako sa kanya, hindi niya ako binayaran ng huli. Sabi niya, isa-send niya sa akin through Gcash. Huwag mo namang si Jack sa nagpapasend ng Gcash sa kanyang Gcash. Imposible yung isendan ka na niya ng Gcash. Hindi yung totoong nasendan ka. Hindi lang kami nagkaintindi. Oo. Pero hindi naman po kita yung mukha ni Jax doon eh. Hindi kita yung mukha ni Jax. Hindi po, hindi kita. Oo. Kasi nakatuwad naman po siya noon. Ha? Ang mukha ko yung... So unfair. Diba? Oh, anyway, joke lang po yun. Ingat-ingat na lang next time, ha? Oo. Pero alam mo, nakakatuwa itong ating next issue. Ay, ano to, Nay? Hindi nga to issue eh. Yung pamamanhika ng mga atayde sa pamilya ni May Mendoza. Ay! Opo, naganap na. Talagang buong angka ng atayde ay naroon. Wow! Kinunan pa ni Ibiang, ni Sylvia Sanchez. Yung papalapit na sila doon sa gate. At ayan nga, oh, sinalubong sila ni Maine. Wow! Oo, oh, doon sa, ano, paglabas ni Maine doon sa gate, ayun na, sinalubong si Ibya. Kaya Maine gate yan. Ah, talaga ba? Hindi, joke. Baka Maine mali, ah. Hindi, so ayun. Nakakatuwa, ano, at malapit na pong ikasal si Arjo, si Congressman Arjo Atayde at si Maine Mendoza. At saka nakakatuwa na yun na, ano, alam mo yun, syempre kasi si Maine Bulacanye, sa amin sa Bulacan talagang ano pa rin eh, yung tradisyon ng pamamanhikan, party pa rin talaga yun ng mga kasalan. Oo, kaya we are so happy for both of you. At syempre, karamihan naman ng Aldub tanggap na yun, yung katotohanan. Pero hindi pa rin nawawala ang kanilang support sa kanilang iniidolong Aldub. Pero curious ako na yun, no? Magiging part kaya ng entourage itong si Alden. Alam mo, mas maganda para mas isipin ng mga tao na okay, okay na ang lahat. Oo. Kasi may mga nagtatanong pa, bakit daw nung binibira si Arjo, hindi sumasagot si Alden? Dapat daw kinlili ni Alden. May mga ganyan pa. Eh, past is past. Okay na po yun. Nakapagsabi na rin naman si Alden sa interview natin. Ko, na ayun nga na yung katotohanan ay hindi nga sila naging or nagkatuluyan at hindi rin nagkaligawan, di ba? Talagang naging magkaibigan lang ang dalawa. O yun ang dapat tanggapin na natin yun. Kahit bagay pa yung dalawa. Siyempre iba yung personal sa showbiz. Totoo. Kita mo si Marvin tsaka si Julina. Ganong kabagay, di ba? Nagkaroon ng kanya-kanyang partners in life. And diba? Even John Lloyd and Bea. O click na click ang kanilang love team, hindi pa. Kaya siguro, no, ngayon lalo na ngayon, malalawak na rin ang utak ng mga fans. Correct. Sa kanilang pagtanggap kung ano yung katotohanan at kung ano yung personal na damdamin ng kanilang iniidolo. So, okay yan. Kaya nakakatuwa na may mga akaunawa. O, isa pang magandang balita, di ba? Yes. Talagang true to her words, sinabi nga ni Kris na hinayaan niya si Bimbi na mag-reach out sa kanyang dati. Di ba? At syempre, tuwan-tuwa si James ya dahil nakausap nga ni Dali ang Carbajal, ang kanyang amigo o amigo, dahil pareho silang Ilonggo, ni James ya. Ano sabi nga ni James Yap? Ayun nga doon, ay sobrang happy siya kasi after 8 years, di ba? Parang nagkaroon ulit sila ng communication ni Bimbi. Kaya naman, ano, napaganda simula daw nito para sana makapag-build sila ng father and son relationship. Di ba? Kasi nga, si Kris naman, full support naman siya. Dahil nga daw, alam niya yung feeling ng fatherless, di ba? After nung mamatay ni dating Senador Benigno Aquino, di ba? Alam niya yung pangungulila sa isang ama. Ngayon naman daw, ayun, na-encourage nga niya si Bimbi at nung Father's Day nga, ayun na. Binate. Oo. Marami pang napag-usapan si James Sepp at si Dalian, pero syempre, iba off the record. Oo. So, pinili na lang ni Dalian yung mga salita na mas makaka-excite sa mga fans, di ba? Lalo na, at alam natin na lahat tayo nangangarap na magkasundo ang mag-ama, hindi pa? Dahil kinumusta nga ni James Yap si Bimbi eh. Oh, talaga? Ano sabi ni James Yap? Bimbi, kamusta ka na? Joke ba? Joke ba? Hindi natin yung
Hindi, kaya alam mo, one of these days, makikita natin yung kanilang retrato. Diba, ng kanilang reconciliation bilang mag-ama at bilang masaya sila. Ang laki ni 6'3 yata si ano? Bada sa tatay. Oo, si Bibi. At napakabait na bata. Diba? Ako na nagsasabi. Napakamagalang, marispeto. Sobrang aalalahanin niya yung bisita ng nanay niya. Kahit kami nga ni Bibi nung nagkita kami. Parang siya yung nagre-represent kay Kris. Kaya super asikaso si Bibi sa akin. Kaya kahit wala yung presensya ng ama, habang lumalaki si Bimbi noon, hindi naman lumiko ang landas ng bata. Ang dami nga nagsasabi na, di ba, na ano, si Bimbi was raised well by ano, Miss Kris Aquino. Kasi nga, di ba? Pero yun na rin, Nay, no, dun bigla ko naalala na talaga lahat ng bagay nangyari in Papa God's perfect time, di ba? Kita mo, kaya hindi tayo nawawala ng pag-asa kay Sir Dennis. Na isang araw mangyayari rin yun sa'yo, Sir Dennis. Na magkikita rin sila ng kanyang mga anak kay Marjorie. Ito nga, magkikita rin yung mga anak ni James Yap sa Italiano niyang misis, di ba? Kay Bimbi, yung mga kapatid niya nun, magkikita sila, di ba? Nakakatuwa. Oo, Nay. Talagang ano, may oras ang lahat. Sa takdang panahon, sabi nga ni Maine Mendoza. Correct. And speaking of takdang panahon, Diyos ko, nakakaloka na experience ni Maine. Oo nga. Ano yun? Bakit? Dahil sa traffic, papunta dun sa ano concert ni Bruno Mars. Two songs na lang yung inabutan niya. Grabe nga raw ang traffic. Grabe nga. Hindi naman umalis yung mga pamangkin ko. Alas 3 ng hapon. Oh. Nakarating sila dun. Mga past 6 na. Oh. Malapit na magsimula yung show. Tapos nung umuwi sila, natapos ang show, 9:30 p.m. nakarating sila ng Quezon City. Mag-aalas 3. Si Gadi nga kakadating lang, di ba? Quarter to 1 a.m. na. Pero 9:30 na tapos. 9:30 na tapos yung show. Imagine mo, ilang oras din yung sila, no? Oo. Talagang yung sa traffic, doon ka na talaga natulog. Diba? Oo. Pero syempre, dapat alam mo, may mga ano nga sila, no? Request sila, no? Dapat daw yung traffic management doon sa banda doon, so, tuwing may concert, dapat daw inaayos. Para hindi na off yung iba. Sana magkaroon ng mas maayos na sistema. Kasi lagi pong may concert dyan. Siguro si Maine ngayon lang yung na-experience yung traffic. Kaya parang she felt sorry dun sa mga umattend dati dun nung takdang panahon, reveal nila ni Alden, di ba? Sabi nyo, ganun din po ba yung na-experience na? Naku, sorry po, di ba? Kasi nga, ang hirap. Parang, ang mahal lang ako ng binayad mo. Tapos kailangan ko ng mga 3-5 oras before the show. Tapos after the show, 3-5 oras din bago ka makalabas. Full day ka. Matagal pa yung tin-traffic mo dun sa pinanood mong show. Correct. Tama kayo dyan. Dapat inaayos sila yung traffic dyan. Diyos ko, hirap-hirap. Dusa. Grabe yung ano dyan, pag-aantay. Pag ganyan traffic, ilang oras ka mag-aantay. Pagod mo. Antok na antok ka na. Nandun ka pa rin sa traffic. Ganyan yung experience mo? Nanood ka? Ha? Wala nga akong ticket eh. Gaga. Paano mo nalaman? Mahirap. Sabi niyo lang, di ba? Ang hirap nagdusa. Di ba? Dalawa na nga lang kanta inabutan niyo. Inulit ko lang. Alam ko naman, ba? Akala ko may experience. Abangan mo mamaya, may sasabog dyan. Ay! Kanina pa yan, sabog ng sabog. Abangan mo pa lang. Ito, abangan niyo, may si Philip. Antayin mo dito. May mag-hello? May mag-hello din. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga likod. Ito po si Mama Loy. Sa lahat po ng aming mga manonood na hindi mga namin subscribers, sana naman mag-subscribe na po kayo dahil napakadali lang. I-click lang po yung subscribe button na nandyan sa ibaba. At kung naibigay po yung aming episode ngayon at meron kayong komento sa lahat ng aming chika, i-comment nyo na po yung below, i-click yung like button, at huwag kalimutan i-click ang notification bell. At kinik nyo kayong una-una manonotify na meron kami latest update. At syempre pa ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana mag-subscribe at manood din po kayo sa channel ko. That's Mama Loy. MAMALOI. At nandyan po nakapost yung mga behind the scenes ng aming concert, ng aming benefit show. Yes.
yan. Ako, mapapanood yung kung gano'n po kami ka-haggard. Oo, correct. Ano kami ka-haggard ng araw na yan hanggang nung nag-show. Kala niyo, glamour-glamour, ha? Diyos ko, hindi niyo alam yung mga takbuhan namin sa backstage. Oo, pero gusto kong i-comment ang team ni Loy Villarama kasi sila yung nag-gay sa amin. Sila yung nag-ayos. Thank you. Talagang involved na involved sila. Salamat. Hindi ko alam kung paano hinati ni Loy ang kanyang katawan. O, ang dami niyang iniisip. Diba? Pero, di ba, na napanagumpayan niya yung mga kasusuotin namin. Nagustuhan niyo ba yung kasuot niyo? Yes! Naku, yung ano, suot mo na ano, pang Kuya Germs. Kasi Jovan de la Cruz. Oy, Jovan de la Cruz, thank you so much, ha? Diba? Siyempre, yung isa naman, yung parang rust, yung at orange. At yung pink ko, kay Rao naman. Kay Rao Uso naman. Yes. Thank yes. you so much. Thank you so much. Ang aming mga outfit. Congratulations sa ano, sa styling team. Yes, styling team ko. Kay Ate Grace, kay Kuya Rolly, kay Rixie, kay Josh, at saka kay Rigor, at kay Len, di ba? Yun ang iyong ano, yun ang iyong nakatoka sa'yo, di ba? Thank you so much. Ang Team La Vida. Events and Creatives. Creatives ni Loy. Ayan. Thank you, ma. Siyempre, yung production team din natin, ha? Si Pipay Best. Yes. Yung production manager, si ang OGD Production, si Rancho. Yes. Si Maita, si Ian, at si Donna. At si Derek Paul. Ayan, at syempre ang editor ng mga videos namin, si Don Luna. Yes. Syempre ang nag-e-edit ng mga videos namin, ng Showbiz Update. Yes. And thank you, Don. Thank you. Assisted by Attorney Hazel Luna. Yes. At syempre, si Direk Noel Escondo. Yes. Ang kapitan. Thanks, Direk. Thank you so much. Sa lahat ng naging bahagi, si Madam Trina, yes. Si Taxi, ang mga writers, yes. Madami, baka makalimutan na natin iba, yes. Pero alam niyo kung sino-sino kayo. Opo. Thank you so much, uh-huh. And with that, Showbiz Updates Channel, may vlog po ako dyan! Panoorin niyo po! At tayo, pasalamatan ko lang ang iconic star, ang Izumi Skin and Wellness, at ang End Transition PH. Thank you po! Yes. At syempre, ayan, ang RCC Starting Solution USA, yes. Ni Romer Jasso. Thank you, Sir Romer. At syempre, ang Sendwave app, ayan, yes. Mga co-presenters natin. Uh-huh. Ang Beauty Derm, ang major sponsor natin, at ang Premier Drip. Yes. Ayan, at syempre, Kasi no, hindi, keeps us alive. Hindi, alam yung mga joke. May binili po kasi akong laruan. Pinakutot ko siya. Mamatay! Mamatay! Nakadikit nga dito. Mamatay! Nakadikit. Ah, kaya pala nag-enjoy ka. Ewan ko pa sa inyo. Basta ang aking panayo naman po kay Maxi Andreson. Yes! Si Jay Vought Gunnam. Yes! Oo, ang batang nalok si Willie Revillame nung araw. Yes! Oo. At isa siyang drag queen. At yes. Syempre, nakasali rin si Maxi sa Queen of the Universe sa London. Yes! Yes. International singing competition for drag queens. At yes. Talagang tinatayo niya yung bandera ng Pilipinas. Yes. Go Queen! Bilang kanya yan ang goal niya nung nagsalita siya kay Willie Revillame. Gusto niya makilala ang Pilipinas sa buong mundo. Diba? At eto nga. Paano mo pinagandaan yung Queen of the Universe? First international competition ko to. Uh-oh. When I'm on stage, iba po talaga yung pagkatao ko. Hindi ko na alam kung matutuwa sila o hindi po nagyayabang ako. Pero ito lang po yung mga experience ko. Madalang po akong matalo. Iniiyakan mo yon pag natatalo ka? Binigay ko naman yung best ko, bakit ako natalo? Ganun. Yung tatay ko, very siga eh. May mga times na napapaaway kami kasi minsan sobrang halata ng lutuan, sobrang halata ng hindi maganda yung competition.
Nalungkot din po kami na in just one snap, mawawala lahat. Pwede mangyari yun. Ayan, ang kabuuan na aking panayam kay Maxi sa Ogie Diaz Inspires po. At syempre, ang Ogie Diaz Inspires ay nasa I1TFC na rin po. Yes. Opo, at ang KSS kung sakan-sakali, ayan po, sa Pi Channel, 8:15 po ng gabi, yes. Weeknights, okay? Katapat po ng Batang Quiapo. Ayan. At syempre pa, huwag niyo pong kalilimutang i-follow at i-like ang aming Ogie Diaz Showbiz Update fan page. Correct. Yes, ayan po, 23,000 na po kami. Wow! Sana naman po, mag-subscribe na kayo, like na rin nila. Correct. Uh-huh. At meron din kami sa Spotify kung ayaw makita mga pagmumukha namin. Ay, sayang naman. Tsaka sa Apple Podcast, di ba? At syempre, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa Osin Ogie Diaz, na lagi nagsasabi. At nagpapaalala sa inyo na, sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon! Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing! Every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang laging yung inihirit sa amin? Itchy ka muna! Dali! Oy, hi! Si Jens, ha? Bakit? Ay! Pero bakit? Bakit ko si Jake? Ikaw naman! Ah!